Hi! Sumanyo nga ako at magwa one day two nga tayo sa bansa kung saan malay mo, malay niya, Malaysia! Hi! Welcome back to my throwback nga muna po tayo na aking buhay tour guide kung saan from Indonesia ay dumiretso naman kami sa Kuala Lumpur, Malaysia. At hindi pa nga rin po ako vlogger ng mga panahon na ito ha, kaya panayinakaw na sandali nga lang po ang mga kuha ko dito. At dahil ginabi na nga po kami ng pagdating dito ay mag-iikot-ikot muna tayo. Make sure na meron na rin kayong Malaysian ringgit o yung pera nila na ang cute-cute kasi may gumamela. Nakakatuwa. At nagsisimula pa nga lang po dito ang COVID ha, kaya naman napakaswerte nga namin at nakapag-tour pa nga rin po kami bago nga magka-lockdown. Ang first stop nga po natin ay ang Central Market o mas kilala as Pasar Sani sa mga locals. Nagsimula nga lang ito as wet market nila since 1988. Ganun na nga po katagal ito at isa nga po ito sa mga one-stop shopping destination dito. Masasabing isa nga po ito sa kanila mga tourist spot dahil niya punong-puno nga po ito ng Malaysian culture, mga arts, mga handicrafts at mga souvenirs para sa mga turista. Meron din sila dito mga outdoor events at marami rin dito restaurant, mga food trip na matitikman lalo na kung gusto niyo nga po ma-explore ang kanilang culture. At sa dami na binibenta dito ay para na rin siyang Green Hills natin dito sa Pilipinas. At dahil ginabi na nga po kami ay wala na po kami halos na abutan dito dahil open niya ito from 10 a.m. to 10 p.m. Shoutout nga pala sa napakasarap na Texas chicken nila. Yan yung pinaka Jollibee nila dito na napakasarap. Ayan, so kailangan na natin mag-rest dahil bukas ay buong araw nga po tayo magliliwaliw. Ayan, good morning Malaysia! Today ay iikutin nga po natin ang iba't ibang tourist spot dito in one day lang ha, taray, di ba? Dahil nga po limited nga lang po ang aming schedule kaya naman kailangan pong mapuntahan namin at masulit ang isang araw namin dito. Una nga po natin pupuntahan at magbibigay pugay nga tayo sa kanilang National Monument sa Kuala Lumpur. Ito nga po yung pinakaluneta nila at dedicated nga po ang lugar na ito sa mga taong nasawi noong First and Second World War against Japanese and Malayan emergency. Welcome to Kuala Lumpur, Nyorita Nyorita! I cannot see your beautiful smile. You're wearing N95. Yes! Wave! Located niya ito sa Federal Capital ng Kuala Lumpur at open ito from 7 a.m. to 6 p.m. Next naman natin ang kanilang top museum o mas kilala as Museum Negara o ang kanilang National Museum. Dito nyo nga po makikita at malalaman ang kanilang kultura from prehistory, Malay kingdoms at ang kanilang colonial era. Dahil iba't ibang gallery nga po ang makikita nyo dito. At dahil hindi pa nga rin po ako nagvo-vlog dito ay pagpasensya nyo na ang aking PowerPoint presentation. At dahil sa museum nga po tayo ay bawal nga din ako mag-ingay-ingay dito. Kaya naman observe-observe nga lang po muna tayo sa mga nakikita natin dito. Open nga sila from 9 a.m. to 4 p.m. At may entrance fee nga rin po na 5 Malaysian ringgit ang pagpasok dito ng mga turista. At feeling ko naman ay sulit nyo naman na ito. Lalo na kung mahilig nga kayo sa sibika at kultura, char. At syempre kapag napagod na tayo mag-ikot-ikot dito sa museum ay didiretso na muna tayo sa ating kakainan. Ayan, nandito nga tayo sa ating cruise ship on social, diba? At dahil kami nga lang ang guest ay magpa-picture nga muna tayo sa ating waiter na Jaiho! Char! Ayan, ang nakita nyo nga po ngayon ay ang Merdeka Square. Pero dahil nga po hindi magandang panahonan ay hindi na rin kami buha. At isa nga po ito sa kanilang historical landmark dahil dito dineklara ang kanilang independence noong 1957. At ang meaning nga po ng Merdeka ng word ay free or independent. At ang susunod naman natin pupuntahan ay ang kanilang pambato na tourist spot. Walang iba, ito nga ang kanilang Batu Cave. At sa kulay pangalan po ng mga struktura dito ay siguradong alam nyo namang halos mabaliw-baliw nga po ako sa ganda. At reminder din po sa mga pupunta dito ha, meron nga po silang dress code para sa mga kababaihan dahil sagrado nga po ang lugar na ito. Bawal nga po dito ang mga kiki short pero huwag kayong magkalala dahil may mga for rent naman po na sarong sa entrance nila dito. At sa pag-akyat nyo nga po ng cave ay
nakakatuwa dahil sasalubungin na nga po kayo ng mga pakalat-kalat na unggoy dito. Hindi nga lang po ako masyado makakulit sa kanila dahil nga po pag napagtripan nga po nila kayo ay maaaring kuhanin nila ang cellphone ninyo o kaya yung mga hawak ninyo mga pagkain. Kaya ingat-ingat lang po sa pag-akyat dito. From the Malay word batu meaning bato or rock ay tinawag nga po nila itong Batu Cave dahil nga sa limestone formation na makikita sa loob ng mga cave dito na ginawa nga din po nilang templo as a place of worship. Tinatayang 100 year old na nga rin daw po ang templo na ito kaya naman talagang dinadayo nga ito ng mga turista dito. Meron din kayo dito ang tatahakin na 272 steps paakyat ha kaya naman masasabi nyo ayos bang buto-buto? Ayan, so yan na naman aking mga kaibigan na unggoy na talaga na mga inaabangan akong may mga dalang aking pagkain. Hindi lang talaga makakulit-kulit niyan kasi nga may mga kasama nga po akong guest. Kaya alam nyo naman, pag mag-tour guide kang ganyan ay talagang dapat servisyong totoo, gano'n. Dapat focus ka lang sa pag-aalalay sa kanila ganyan, picture-picture. Tapos pagkatapos naman nila eh, ako naman dapat ang aura ganyan, o diba? Dapat pak-pak, ganun. At sasamantalahin nga natin nagme-merenda yung mga guests, diba? When the cat is away, the mouse will play, ganun. O diba? Laro-laro din pag may time, char. Ayan, so ikot-ikot nga lang muna po tayo dito sa kanilang city. Kung makikita nyo nga po, ay napakaganda ng kanilang lugar. At sayang nga lang, at one day nga lang po ang aming nilagi dito. Kaya hindi nga po natin maiikot ang buong Kuala Lumpur. Pero ngayon ay pupuntahan naman natin kung saan bibili nga po ng mga gold jewelries ang aming mga guests. O, Jiva. So, siya lang mga guests namin. Mga madam-madam talaga. Mahilig sa mga gold. At habang nag-enjoy sila dun mag-shopping ng gold, ako naman ay ina-enjoy ang Malaysian music habang naghahanap nga ako ng legit na Indian na panghena. O, diba? Next naman natin ang kanilang Menara KL Tower na isa nga po sa kanilang sikat na landmark dito na naitayo nga noong 1994. Ang tower na ito ay meron nga pong taas na 421 meters na kayang makita ang buong Kuala Lumpur. Nag-hold niya din ito ng public observation. Meron din itong revolving restaurant at dito din sumasagap ang kanilang mga telecommunications and broadcasting transmission. At ang entrance niya po sa kanilang view deck ay 49 Malaysian Ringgit. At ang pinaka-last but not the least na pupuntahan niya po natin ay ang Malaysia's pride and symbol, walang iba kundi ang Petronas Twin Towers. At hindi nga mabubuo ang trip mo dito sa KL kung wala kang selfie dito ha. Alam niyo ba isa ito sa may pinakamataas na building sa buong mundo from 1998 to 2004. Meron ding shopping mall sa loob nito at may mga opisina din sa loob ng tower na ito. At kahit kinabog nga sila ng Taipei 101, sila pa rin ang may pinakamataas na skybridge. Meron din sila dito ang view deck kung saan pwede rin kayo mag-dinner ha. Ang entrance fee nga po dito ay 80 Malaysian Ringgit. At para sa mga gustong bumisita naman dito sa future ay masasabi ko more on historical sites nga po sila dito. Kaya naman mas perfect nga po itong lugar na ito sa mga seniors, sa mga turistang mahilig sa mga culture, ganyan, mga history, mga backpackers na on the go. At kung nagustuhan nyo nga po aking video, please don't forget to like, share, and subscribe dahil marami pa nga akong good vibes ay share sa inyo. Ako nga pala si Gracia Bonita na isasabi na always inspire before you expire. Ganon, bye! Okay.